Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, palagian nating puriin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang Panginoon ng lahat ng nilalang. Karamihan pa rin sa atin na mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakakaramdam ng kalungkutan sa tuwing makikita natin ang kapwa-tao natin na nakakaangat sa atin sa buhay, katulad na lamang ng kanilang pagyaman, pagkakaroon ng magagarang sasakyan, pagkakaroon ng magagandang tirahan, pagkakaroon ng maraming kayamanan. So minsan ang mga tao nakakaramdam ng kalungkutan sapagkat yung mga narating nila ay naiisip nila na hindi narating ng ating mga sarili. So nakaramdam ng kalungkutan. So tinuruan tayo ng Islam bilang isang Muslim para hindi tayo makaramdam ng kalungkutan at makaramdam tayo ng kaligayahan at magkaroon tayo sa ating sarili nakakontentuhan sa kung ano man yung natatamasa na ibinibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irda bima kasamallahu lak takun agnan nas. Sino man ang makontento sa biyaya na ibinigay sa kanya ng Allah ay isa na siya sa pinakamayaman na tao. Kung ikaw ay makukontento sa binigay na biyaya sa inang Allah, kabilang ka na sa mga taong mayayaman. So tinuruan din tayo ng Islam para mas ma-realize natin at maisip natin na mas marami ang nakukuha nating biyaya kung ikukumpara sa iba. Kung halimbawa, ikaw ngayon ay may trabaho, meron kang 1,500 na sweldo. Tignan mo ang mas mababa ang sweldo sa'yo, yung sumusweldo ng 1,000, ng 500. Mas tignan mo yung mga walang trabaho, yung mga walang sweldo, walang makain. Samantalang ikaw may 1,500, may nakakain, may trabaho. So mas malaki ang nakukuha mong biyaya sa iba. Mas mataas at mas mayaman ang tingin nila sa iyo kung ikukumpara sa iba. So ganun din tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dapat tayong makontento sa kung ano ang nakukuha natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag tayo masyadong maingit. At huwag natin masyadong pagurin ang ating mga sarili para makamit natin yung mga nakamit nila. Ma-achieve din natin yung mga na-achieve nila. Huwag tayong mag-ubos ng panahon para marating ang mundong ito, makuha ang mundong ito. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith kudsi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila kulubikum wa a'malikum. Hindi tinitignan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang itsura ng isang tao, ang kayamanan ng isang tao, kung ano man ang narating niya sa buhay, bagkus ang tinitignan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang nasa puso niya at kung ano ang mga gawain niya. Kaya ang mas pagpursigihan natin gawin ay kung papaano natin papagaanin ang ating puso na pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagdami ng mga gawain natin for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, mga gawain kabutihan. So yun ang titignan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ang mundong ito, hindi ang makukuha natin sa mundong ito. Inshallah ta'ala, matuto tayong makontento sa kung anong binigay sa atin ng Allah at lagi mong tignan kung ano yung mas mababa sa'yo para mas maisip mo na pasalamatan palagi ang Allah dahil sapagkat isa ka sa pinagpala. Alhamdulillah. So hanggang dito na lamang. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.